Oh, paano nyo may iwasan ang tax mapping? Ay tuturo ko sa inyo ngayon ay yung problema ng statement of management responsibility. Oo, ito yun eh. Yung statement of management responsibility versus tax code. Dalawa po yung statement of management responsibility. Yung isa po, nire-require ng BIR at yung isa, nire-require ng SEC. Pareho ko po silang i-discuss. Ang kompleto pong detalye ay nasa Taxation Professional University. I-discuss ko rin po ang Independent Auditor's Report. Kailangan nyo po ba yun? At ano ba dapat ang content ng Internal Auditor's Report? Ah, hindi. Independent Auditor's Report. Sorry ha. Versus Tax Code. Okay? Anatomy. Anatomy po yung gagawin natin. Pero bago yan, gusto kong magbigay ng konting kaalaman sa inyo tungkol sa obligation. Kasi po ang SMR at saka yung Independent Auditor's Report creates and extinguishes obligations. Okay? So ang obligation po, tandaan po ninyo, galing lahat yan sa batas. Lahat ng obligasyon galing sa batas. Okay? Ito pong ginagawa ko, eh, obligation. Obligation din ang tawag dito sa pagtuturo sa inyo. Inuobliga ko sarili ko na bigyan kayo ng tamang impormasyon pagdating sa taxation. So kung galing siya sa batas under Article 1157 ng New Civil Code, hindi po dapat nyong i-presume, ipinagbabawal ho ang presumption ng obligation. So, kapag kayo mismo ang nagsabing ito obligasyon ko, nakatulad na nakasulat sa SMR at saka sa Independent Auditor's Report, mananagot ho kayo sa batas. Meron hong penalty yan. Magbabayad ho kayo ng penalty, parang nahuli kayo sa traffic violation, may penalty ho yun. Or, ikukulong ho kayo para ho kayong nakapatay ng tao na kailangan kayong ikulong. So, maiiwasan lang ito sa aking pananaw kung alam po ninyo yung ginagawa ninyo, yung pinipirmahan ninyo, at naiintindihan po ninyo yung laman ng Statement of Management Responsibility at yung Independent Auditor's Report. Kasi darating na naman yung April 15. Kayo ang kawawa sa huli. Salamat. Makita-kita tayo.